Thank you.
Amen po. Sarap po maglambing sa Panginoon. Amen po. Yung para bang... Ayan, so... Ayun po. Masarap po magpuri sa Panginoon. Amen po. Ayan, so i-prepare na po natin yung mga sarili natin. Punas-punas na po tayo ng mga pawis. Maganda po ang ginagawa ng Lord sa camp. Amen po ba? Parang ang hina. Maganda po ba yung ginagawa ng Lord sa buhay mo ngayong camp? Amen. Ayan. So sa umagang pong ito, meron po muli maghahandog sa atin ng awitin. So gusto niyo po bang muli maghandog sa atin ng awitin si Pastor Jomar? Amen po. Ayan po, sige po, minsan pa tinatawagan ko po si Pastor Jomar para po awitan niya po tayo. Purihin po natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Jomar. Isa nga pong malakas na palakpak muli. Good morning po. 2 Corinthians 5:17, ang sabi po ng scripture, if anyone be in Christ, he is new creature, all things are passed away, behold, all things are now become new. Ang sino man daw na kay Kristo Jesus, ang lahat ng bagay ay lumipas na, pagkas lahat ay naging bago na. Amen. Oh, sige, itry natin. Kasi wala akong copy eh. Sige, okay. Isang bagong anyo ang nakita at namasdan ang karamihan. Tinatanong nila, bakit kakaiba ang buhay niyang pag-asa'y nakamtan? Isang bagong likha ang umilaw at tumanglaw sa katiliman. Umawit siya, papuri kay Jesus. Si Kristo ang pinaglilingkuran. Ang buhay ng taong nagbabago, soy nininis ni Kristo kahit na lus na nagkasalanan. Ang Panginoon ay babaguhin ka kung mananalig sa Kanya. Ang umilaw at tumanglaw sa kapatid siya, papuri kay Jesus. Si Kristo ang pinaglilingkuran. Oh, ang buhay ng tao'y nagbabago, ang puso'y nilinis ni Kristo kahit na anong bigat ng kasalanan. Ang Panginoon ay babaguhin ka kung mananalig sa Kanya. Nagbabago ang puso.
Sir Jomar. Nakaka-bless po yung kanta, no? Ayan. So, minsan pa, ano po, sa oras po na ito, meron po magte-testify po sa atin. Tinatawagan ko po si Pastora Jenaline. Wait lang po natin si Pastora. Ayun po. So, ito na lang yung habang hinihintay po natin si Pastora Jenaline. And tingnan mo yung katabi mo nga kung gising pa siya. Ayan. Sabihin mo, magising ka kasi may gagawin ang Diyos ngayong umaga. Amen po. Ayan. Pastora Jenaline. Nandiyan na po ba kayo? Hindi, ayan, nakikita ko na po si Pastora. Ayan po, sige po, iset po natin yung puso natin sa pakikinig ng testimony po ni Pastora Jenaline. Minsan pa po, palakpakan po natin siya at purihin po ang Diyos sa buhay ni Pastora. Ayan po. Good morning po. Ang dami niyo po pala. Parang hindi po halata kapag nagtatakal ng kanin. Ayan po, share ko lang po nung... ano po, nung nag-worker po ako sa Taytay. Nakakaba po sa harap. Nung time po na nandun po ako sa Taytay, meron po kasing nangyari. Eh, doon po sa mga kamag-anak ko po dyan, ngayon lang po nila malalaman. Nung time po na nasa Taytay po ako, kasama ko po yung isang worker, tsaka palipat-lipat po kami. Pupunta po kami ng Antipolo, Monday, ganun po. Tapos, may nangyari po kasi, sobrang buti po ng Panginoon kasi nakakatawa po eh. Kasi nung time po na yun, naniniwala po ba kayo dun sa ano, sa nangunguha po ng bata? Yung puting van? Kasi hindi ko alam po ano pong kulay nung nanguha sa akin eh. Nung gustong manguha. Ewan ko ba bakit nag-interest sila? Ayun po, kasi nung time po na yun, hapon na, bibiyahe po si Pastora Jebani po. Sabi ko po sa kanya, sasabay na ako kasi kukuha ko ng, ano, ng damit ko. Kukuha ko ng damit ko sa apartment. Ngayon, nung mabiyahe po kami ganyan, buwaba po ako sa Taytay. At anong oras na po nun? Paggabi na rin po siya. Kasi rest day po yun, nag-banday po kami, ganyan. Pagbaba ko po, naiwan po muna ako doon. Eh, sobrang pagod kasi magka-camping po noon, naghanap po kami ng jeep. Sobrang pagod po noon, maghapon na naglalakad. Tapos nung nandun na po ako sa apartment, wapong damit ganyan, sabi ko, higa muna ako ng konti para mapagpahinga.
Humiga po ako. Sabi ko, saglit lang. Kaso ilang oras pala akong tulog. Sabi ko, yung ilang oras po yung natulog ko, tawag po pala ng tawag si Pastora Jebani sa akin. Kasi gabi na po eh. Delikado po sa daan. Ngayon, wabot po siya ng 6. Nakahiga pa rin po ako. Tapos nung narinig ko po yung tawag, sabi ko, ano oras na pala? Pabalik na ako sa Antipolo kasi inaantay ako nung mga kasama namin. Kasi wala si Pastora Jebani. Ibig sabihin, ako po yung bahala dun sa mga kasama niya ding worker. Nandun din po si Pastor Maya, hindi pa po siya nung nag-worker. Nung time po na yun, magti-training pa lang po siya. Nung pagising ko, sabi ko, kinakabahan ako. Meron pong pakiramdam dun sa loob na parang may mangyayari. Eh ang problema, hindi po ako nag-pray. Ang ginawa ko po, nag-chat po ako kay ano, nag-chat po, nag-text yun kay Pastora Jebani. Sabi ko, kinakabahan ako. Paki-text naman sila Maya, nasalubungin ako, sabi ko po. Eh nung bumiyay na po ako, hindi po ako bumaba sa Inares kasi delikado. Sabi ko, delikado doon, madilim. Saka walang sasakyan, dadaan pa ako sa Monteverde. Ayun po, ang binabaan ko doon po sa likod ng supermetro yata yun. Eh nung time po na yun, ginagawa po yung daan, yung pagganong daan. Sabi ko, dito na lang ako bababa. Inaalala ko po, pagbaba ko po doon sa tapat po ng Pure Gold. Kasi mas madaming tao. Pagbaba ko doon, wala pala kaming bigas. Sabi ko, wala kaming bigas, bibili muna ako. Eh, yung bago po na Violet, hinarap ko pong ganyan. Naghahanap po ako ng pera. Ako ang pera, bili po kong bigas. Doon po sa may tabi ng Metro Bank, Metro, ano, Super Metro po. Ngayon, nung nakabili na po kong bigas, sabi ko, dito na ako dadaan para mas malapit. Hindi ako mapapalayo, tsaka doon talaga yung daan po eh, ikot pa ako sa kabila. Diduman po ako sa likod ng Super Metro. Habang nilalagay ko po yung bigas doon sa bag ko, nasa harap, nilalagay ko po yan. Mayroon po ako nasa lubong na babae. At hanggang ngayon, di ko po nakakalimutan yung mukha niya. Ang tanong po niya sa akin, ate, saan yung lugar na ganito? Sabi ko, hindi ko po alam eh. Siyempre, sabihin ko, hindi ko po talaga alam eh. Tapos, nagtanong po ulit siya, eh, itong ganitong lugar, ay, hindi ko po alam talaga eh. Ay, ang kulit. Sabi po niya, eh, ito pong lugar na to. Sabi ko, hindi ko po alam, hindi po kasi ako taga rito. Ayun na, sinabi ko, hindi ko taga rito. Eh, nung time po na yun, medyo magaan-gaan pa po ako. Medyo, siguro, akala nila, okay pa yung mga laman loob ko. okay pa to, pwede pa pang benta. magkakapera ka pa dito. Parang ganun siguro po yung isip nila. Medyo okay pa ngayon kasi medyo ano na eh, naparami po ng kain. Ayun po, nung sabi ko, ay hindi ko po alam eh, kasi hindi ako taga rito. Tapos nung sabi ko, alis na po ako. Kasi inaantay na po ako ng mga kasama ko, kailangan pa po namin magsaing. Ay nung alis na po ako, bigla po akong tinakpan. Tinakpan po ako ng panyo. May umawak po na dalawang kamay ng lalaki sa kamay ko. Nawakan po nila ako. Hindi po ako makagalaw kasi tinakpan po nila yung... Ganon. Ganon po nila yung bibig ko. Tapos, hindi na po ako makahinga. At nung time po na yun, parang yung buhok ko parang sinasabunutan na ganon. Tapos yung tuhod ko, parang nalalambot na po siya. Nawawalan na po siya ng pwersa. Tapos yung dito ko po, hirap sabihin, ano ba to? Yung dito, ano na po siya, parang lumalambot na po siya. Eh, noong time na yun, sabi ko sa sarili ko, hindi, nalimutan ko pong ano eh, nalimutan kong mag-pray, nalimutan kong Kristiyano ako. Hindi mo nakatawag na, Lord, tulungan mo ako. Ang taas ang sabi ko, Mama ko! Ay nung ano po, bigla na lang, doon po kasi sira yung daan, hindi po nag-go yung mga tricycle. Eh doon po sa likod ng Super Metro, kung yung mga taga-Antipolo po dito.
Nag-go po ngayon yung mga tricycle. Nung tayo na nandun, nalalambot na po ako. Tumigil po yung isang tricycle driver. Sinita po sila. Binitawan po ako. Alam niyo po, dire-diretso yung mga sasakyan. Tumakbo po ako. Tumawid ako. Hindi ko alam kung masasagasaan ako. Ngayon, takbo po ako ng takbo. Alam niyo po yung natatapilok ka na kasi parang nawawalan na po ng pwersa yung katawan mo. Hindi ko na po alam yung gagawin ko noon eh. Basta alam ko, ang nasa isip ko, tatakbo ako para makalayo ako sa kanila. Hindi na po ako lumingon. Hindi ko alam kung ano na pong ginawa nila, kung ano na pong nangyari doon. Basta hindi na po ako lumingon. Dire-diretso po ako ng takbo. Nakita pa po ako ng dating miyembro, yung mga bata. Ang alaga po ni Pastor Radayan noon. Sabi po niya sa akin, "Ate, ba't ka tumatakbo?" Sabi ko, "Wala." Diretso lang. Yung wala ka nang ano, wala ka nang time magpagchismisan. Dire-diretso po ako hanggang sa umabot po ako dun sa may tulay. Wala niyo po yung daanan po ng mga tubig mula dun sa basta tulay po 'yun. At marami po siyang tubig at marami po dun sa tubig na 'yon. Ano po pala, bago pa lang po mangyari 'yon. Nakapag-chat pa po ako, nakapag-text pa po ako kay Pastor Maya. Saka dun sa kasama ko po. Sabi ko, salubungin niyo ako. Alam niyo po, nawala na po ako ng malay dun sa mismong tulay. Sabi ko, buti na lang po hindi ako nahulog kasi tubig po sa baba. Nakahiga na po ako dun. Naramdaman ko po na may tumatakbo. Na yung mga tumatakbo, naramdaman ko si Maya. Yung ano po, nilagpasan pa ako. Payan pa po si Pastor Maya nun. Siguro, mga, basta po, ganyan pa lang siya nun. Takbo po siya. Nakahiga po ako dun sa ano, kalaglag yung ulo ko dun sa may ano eh. Tapos naramdaman ko si Maya, tumatakbo. Sabi ko, dito. Di mo nila ako nakita. Buti hindi ako natapakan. Sabi ko, dito. Dito takbo sila, dalawa sila. Hindi ko po muna sinabi ko ano yung nangyari. Ang ginawa po ni Pastor Maya, sinubukan po akong buhatin. Tinry po niya akong pasanin sa likod. Unang pagkangat niya ganun, hindi niya ako nabuhat eh. Nung pangalawa, hindi pa rin nabuhat. Ang ginawa niya, tinawag niya yung kasama ko pong worker. Sabi niya, akbayan na lang natin. Sinabit na lang po akong ganun, parang naka... Excuse me po, no? Parang nakainom, parang inabutan lang ano, pagkalasing doon sa gilid ng tulay, binuhat na lang pa uwi. Akay-akay po ako, yung ramdam ko yung pa ako na gumaganon na lang po siya kasi ginawa nila akong ano eh, lechon eh. Akay-akay po nila ako eh. Alam niyo po, pagdating po namin sa church, higa lang po ako, hindi po ako nagsasalita. Eh ngayon po mataba na si Pastor Maya, baka pwede na po makidnap. Kaso tumaba din ako. Ano po, nung pagdating po ng church, ayan, kalma lang, ganyan. Tapos nagsabi po ako sa kanila na ganun yung nangyari. Siyempre, hindi ko po muna sasabihin ng mga saglit pa lang kasi baka mamaya makipagsuntukan po si ano, maghabol po dun. Isya pa yung makidnap. Mas healthy. Ay, nung ano po, nandun na po ako, dinala po ako sa ospital, sinek po lahat, kinuha yung, buti nga po hindi ako pinag-drawing, kung ano itsura ng mga ano, baka lalong hindi po makilala. Kasi ulo lang, tsaka guhit-guhit lang gagawin ko. Ay, nung dinala po ako sa ospital, ganyan, pag-uwi naman po, gayet na gayet ngayon itong ano, gayet na gayet po yung isang miyembro, huwag ako lalabas. Ayoko itong makulit, labas ako ng labas. Alam niyo po, doon ko po napatunayan na kahit gaano karami yung pagkukulang mo sa Panginoon, minsan nalilimutan mong tumawag. Pag nandun ka na doon sa sitwasyon na gano'n, hindi ka pa rin niya papabayaan eh. Basta nandun ka sa sakop niya. Basta nandun ka sa kalooban niya. Kahit minsan, pasaway, palpak, ganyan, maraming pagkukulang, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Ngayon po, maraming mga, yung mga nakaalam po, hindi po alam ng magulang ko, hindi po alam ng kapatid ko, ng mga kamag-anak ko na nandito. Ngayon po, marami pong nagtatanong sa akin, buti nagtuloy ka pa. Sabi ko, wala naman po akong karapatan na lumayo.
Kasi marami na akong pagkukulang, ang Panginoon, hindi niya ako pinabayaan, kahit minsan. At maraming beses ko pong napatunayan yun. Maraming ginawa ang Diyos na minsan sasabihin mo sa sarili mo na hindi naman ako karapat-dapat na iiwas sa mga ganong kapahamakan kasi hindi naman tayo ganon katulad ng iba na maayos. Pero salamat sa Panginoon kasi yung pag-iingat niya, yung pagmamahal niya, hindi po nagbabago sa akin po mismo, napatunayan ko po yun. So yun lang po. Glory to God po. Pinagpala po ba tayo? Ayun, nasa likod, hindi nasagot. Hindi makakauwi. Gusto na ba umuwi? Ay, ayaw pa. Mga kapatid, huwag kayong papayag. Naalis kayo sa lugar na to na wala kayong nakita, wala kayong naramdaman, at hindi nyo narinig ang pangusap ng Panginoon. Sapagkat sa dinami-dami ng gustong sumama sa camping, pero isa ka sa nakaupo dyan. Amen? Kaya ang Diyos ay may plano sa ating lahat. Amen. Kami daw po ay yung, siguro po yung nagtataka kayo mga kabataan, ano ba yung WIAM? Kami po yung Women in Action, Women and Men Action Ministry, na kung saan ay isang grupo na pumupunta sa simbahan ng Rema at nagbibigay ng tulong. Kaya kami nandito bilang kabahagi at bilang kapatid sa Panginoon ay magbibigay ang WIAM ng pinansyal na tulong para sa ating camping. Kaya salamat po sa mga taong ginamit ng Panginoon, naging kamay, naging bahagi para mabuo ang 5 million. Ay, hindi kayo naniwala, ano? Tanggal lang 0000000. Siyempre, tinatawagan ko ng panti Ate Almira. Amen. Parang mas magandang kumanta. Ang ganda ng mic. Kesa magsalita. Sabi ng aking partner, si Ate Almira po ay asawa ni Pastor Romel. Ang sabi niya, hindi niya alam ang kanyang sasabihin at kung paano siya mag-umpisa. Pero mga kapatid, pag ito'y nag-umpisa, parang ayaw niya nang matatapos. Amen? Amen. Nasaan pa si Ate Marlene? Si Kuya Michael, ayun si Kuya Michael. Ayan. Papakilig ako yung Kuya Michael. Punta ka dito. Eto na po. Eto na mga kapatid. Ang halagang. Halagang. 52,000 para sa camping. Malaki ba ang halaga? Malaking halaga na hindi kayang ibigay ng isang taong ayaw magbigay. Pero dahil sa paghipo ng Panginoon, ang halagang 50 mil ay nabuo sa mga taong nakinig, sa mga taong nagbigay. Kaya salamat po, ina-appreciate po namin kayo sa kabutihan nyo sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Hindi ko na po patatagalin at ibibigto po si Kuya Michael. Asawa po niya si Ate Marlene, si Pastor Michael. At syempre, wala pa po si Ate Marlene, kaya ibibigay ko po kay Ate Almira. Marami na po itong sasabihin. Thanks na po ito na sa katabi ko. Okay. Amen. Praise the Lord.
God is good. And all the time? Amen. Praise the Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Nung pumunta po kami dito, ito pong pera na pambigay namin para sa camping ay 32,000. Pero napakabuti po ng Panginoon, ang lahat po ng bagay, kapag ipinaglaban mo sa panalangin, hindi ka titigil ng kapupus para yung blessing na talaga ng Diyos para sa atin ay bumaba. Amen po ba? Ang sabi nga po, fight the good fight of faith. At alam ko po ang bawat isa, kung ba't po tayo nandito, inilaban po natin na tayo ay makatend sa camping. Amen po ba? Amen. At salamat po sa Panginoon. At andun po na, nawa po, bago po tayo makakalis sa lugar na ito, natugon yung solusyon sa ating mga nararamdaman, sa ating mga problema. Sabi nga po sa Bible, sa John 15:16, "You did not choose me, but I had chosen you and appointed." Amen? Ang bawat isa po, may kanya-kanya po tayong kinalakhan, may kanya-kanya po tayong pag-ugali. Pero sabi nga po, "You did not choose me, but I had chosen you and appointed." Kung ba't ka nandyan, kung ba't ako nandirito, dahil ang Diyos po ang pumili at tumawag sa atin upang tayo magkasama-sama. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, kagabi, nung ang mga pastor ay nasa unahan, talaga pong nakaka-touch na kung saan nakita mo ang dami na palang mga pastor. At mapapaiyak ka dahil sa dami ng mga pastor. Lord, gusto din po namin dumami ang katulad ng sumusuporta sa iyong gawain. Kasi the more na malaking gawain, kailangan dumami rin ang mga tumutulong. At salamat po sa Panginoon. Alam niyo po, naalala ko yun, lagi ko sinasabi kay Kuya Boy noon na, "Kuya Boy, yung ting-ting, kapag isa-isa, kapag naging sampo, may mawawalis. Pero kapag dumami yung hibla ng ting-ting at naging isang walis, ang isang bakurang madumi, kayang linisin." Amen po ba? Kaya nagpupuri po, nagpapasalamat ako sa Lord na dati po kami tatlo lang sa WIAM, pero napakabuti po ng Diyos, yung tigka-kaunting hibla ng ting-ting, ito po kapag nakita ng Lord yung desire sa puso mo, andun po na ito'y pagpapalain at pararamihin. Salamat po sa Panginoon dahil nakikita ko po, alam niyo po, kami po tuwing nagwi-WIAM, wala po talaga kaming pondo. Sa totoo po, pag kami nagwi-WIAM, laging ubos, walang tira. Kaya sa bawat buwan, sa bawat pag-alis, luluhod ka sa Diyos, iiyak mo, yung dadalin mo, mananalangin yung pupuntahan mo, mananalangin kami. Pagsasamahin ng Diyos, at ito'y magiging isang himala na magkakaroon ng katuparan yung mga nire-request natin. Amen. Doon po natin makikita, nagsimula po ang WIAM, wala po talagang pera. Pero nandun yung desire. Kapag meron kang desire, lagi ko nga po sinasabi, kapag meron desire ang Diyos sa puso mo, ito ay sasamahan ng Diyos at ibibigay niya kasi kaya nasa iyo, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Amen? Tunay nga po na mula sa kawalan at sa iba't ibang direksyon, yung po tuwing madaling araw ang pinagpe-pray na, "Lord, mula sa kawalan sa iba't ibang direksyon, i-provide mo yung dadali namin pera sa aming pupuntahan." At salamat sa Panginoon, ang sabi nga po sa Bilang 23 verse 19, "Ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya hindi nagbabago, ang sinabi niya ay kanyang ginagawa at ang pangako niya ay kanyang tinutupad." Sabi nga po, huwag lang po tayo bibitaw sa salita ng Diyos. "God will show you great and mighty things that you cannot imagine. For nothing is impossible to those who believe." Amen? Ang titingnan lang ng Diyos yung heart. At alam ko po ang mga kapastoran natin, napakaraming sakripisyo, napakaraming paglaban na talagang inilalaban, madala lang. Kahit minsan hindi nila pera magagastos dahil andun yung heart nila na maisama ang mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. At yun po yung mga bagay na hindi namin kayang gawin. Nung una po, reklamo na reklamo,
Para rin ang parami ang simbahan, wala naman tayong pera. Pero ang nilagay ng Diyos sa puso ko, ano kaya sa halip na ikay magreklamo, tumulong ka. Amen? Ang bawat isa po ay may kanya-kanyang tungkulin sa simbahan. Katulad po ng Triangle Ministry, go, prayer, and giving. Alamin mo kung saan kayo nilagay ng Diyos. At ikaw ang higit na makakalam kung saan ka para doon. Tayo po isang katawan ni Kristo na kung ang bawat isa po ay magpa-function sa ating tungkulin, wala pong maiiwan. Walang simbahang maiiwan bagkus ang lahat po ay lulusog, lalakas at lalaki ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Naalala ko rin po kagabi yung redwood tree. Naalala ko po yun noon na tinuturo ni Pastor Boy. Malalaking puno na magkakalapit na yung mga ugat niya, dikit-dikit, na kahit anong bagyo o problema na dumating, yung redwood tree, hindi nawawasak, na kahit siguro yung isa gusto nang bumigay, pero dahil nga yung ugat niya sa ilalim, magkakadikit at mayigpit ang kapit sa bawat isa. Ano man bagyo na problema na dumating sa bawat isa. Alam ko po ang Rema Philippines ay katulad ng redwood tree. Ano man pagsubok, ano man problema, hindi po tayo bibitaw dahil ang ugat po natin ay magkakadikit at ito po ay nagmumula sa pag-ibig ng Diyos na nasa ating mga puso. Sabi nga ng Panginoon, you did not choose me, but I have chosen you and appointed. At ang nagbubuklod po sa atin ay yung pag-ibig ng Diyos. Yun lang po. Salamat sa Panginoon. To God be the glory po. Kanino po namin ito ibibigay? Parang may kanta lang yan ay. Huwag kang bibitaw, kumapit ka lang, huwag kang susuko, ipaglaban mo ang katotohanan. Tinatawagan ko po si Ate Marlene, at saka si Pastor Michael, at saka po si Pastor Romel. Sabi ko nga po ay, pag may documentation, may promotion. Nag-umpisa po kami sa 5,000. Pumunta sa simbahan ng una po namin pinuntahan. Na pa sila pinaglalakad. Ang una po namin pinuntahan ay ang bayan ng San Miguel, Biyak na Bato. 5,000. Pero ngayon po, mababa na po ang 50,000! Amen! Yan po ay dahil sa kabutihan ng Panginoon at sa ating pagtutulungan. Amen? At tinatawagan ko na po si Pastora Josie para po i-award ang... Siyempre, pag po kami pumupunta sa ibang mga simbahan, kung meron ng simbahan, meron din ang pastor na aming pinupuntahan. Pero dahil may dalawa tayo sa Manila, si Pastor Boy, tsaka si Uncle Bert, meron din silang pang Jollibee. Wow! Bukod po sa simbahan at para naman dun sa... At, pang Jollibee, may ice cream pa yun. Amen. Purihin po ang Panginoon. Yan, maraming salamat po sa Rema William. So, minsan pa pinagpala po nila tayong lahat. So, hinihiling ko po ang bawat isa sa atin na i-bless po natin yung mga kasamahan natin na talaga namang hindi po nakakalimot sa lahat ng gawain ng kabuuan ng Rema. So, minsan po tinatawag ako po si Pastora Ellie para po ipanalangin ang Rema William. Tayo po tayong lahat tapos i-extend po natin yung kamay natin sa kanila. Thank you.
po, panalangin po natin sila. Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, maraming salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo sa mga kapatiran kong ito, O Diyos. Ang William na patuloy na nandun ang puso nila na tumulong sa iyong gawain, O Diyos. Nandun, Panginoon, ang pag-abot nila sa pangangailangan mo sa iyong gawain, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na ibuhos mo pa ang abundant blessing sa kanila, O Diyos. At saan man sila dako, pumaroon sa aming mga simbahan dito sa Rema, ingatan niyo po sila, O Diyos. At maraming salamat din, Panginoon, sa patuloy upang hiupuin na patuloy na tumulong sa gawain ito, O Diyos. Binibless po namin sila, Panginoon, at patuloy na pagpapala ang ibigay sa kanila. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ayan. Nandito na po yung aking kasama. So, ready na po ba tayo doon sa gagawin natin ngayon? Ito po yung ating mga gagamitin. Baka po meron pa dyan, kulang po ito. Ayan, sige pastor, halika na. Dapat yung malaki po na ano. Mainit po ba? Naiinitan ba kayo? Sana dalhin po lahat yung kutsilyo rito, yung mga yung inaasa po dun sa kusina, yung mas malaki. Kasi sana si Pastor Ronnie, sina yung mga nasa kusina po. Nagpahasa po kami ng mas malaking, kasi apat ata itong konsilyo rito. May padating pang mga ano, mas matatalas. So yung pong mga sasali dito sa Blood Compact, kayo, i-ready nyo na po yung inyong mga sarili. Sino po ba yung hindi pa nakasali sa Blood Compact? Sino po yung hindi pa? Ayan. Maraming. Okay, so baka po masyado kayong kinakabahan, huwag po kayong masyadong kabahan. Kasi nandirito naman po yung ating mga medics. Ayan, nakaway-kaway po kayo sa kanila. Nandirito rin po kung kayo po ay in case na magdire-diretso ang inyong pagdudugo, meron naman pong pangswero. Pastor, yung ambulansya po. Meron po tayong nurse. Meron po tayong mga doktor. Kaya huwag po kayong mag-alala. Kompleto po ang mga gamit. Nandito po yung mga heringgilya natin. Ano pa ito? Pang-oxygen. Kaya yung medyo mga may sakit dyan sa puso, baka naman, baka hindi kayo ready, eh yung pagiging Kristiyano, hindi pwede dito yung duwag. Tanungin mo yung katabi mo, baka naduduwagan na yan. Naglalakas-lakasan lang. Tingnan mo at baka namumutla na yan. Kinausap namin kagabi yung barangay para dun sa ambulansya. Mangiram tayo ng ambulansya kasi dadalawa yata yung available na ambulansya dyan sa ospital. Eh marami.
Kaya mamaya po, nandyan yun. Tinawagan naman na po namin yung barangay health worker po dyan sa ano. So nakaready naman tayo sa barangay. Yan, sige po, inyo nang kung ready kayo dyan, pamanhidin nyo na yung inyong braso. O bakit po ba natin gagawin ito? Kasi sabi ng Biblia, yung mga duwag hindi pwedeng sumama sa langit. Tapos sabi niya doon, yung buhay mo nga ibibigay mo sa kapatid mo eh. Brotherhood ito, magkakapatid. Ngayon kung hindi mo kayang gawin ito, hindi ka kasama sa pamilya. No? Hindi ka kasama sa pamilya, brotherhood ito. Pati yung echo natatakot. Kung noon po ginagawa ito ng mga unang tao, yung mga tribo, nagba-blood covenant po sila. Eh ganun din dito sa atin. Kailangan meron tayong covenant. Kaya hindi pwede yung paduwag-duwag ka. Si Jesus nga, binigay niya yung naniligo nga siya ng dugo eh. Pero hindi natin gagawing maligo tayo ng dugo. Kunti lang naman. Parang 1 foot lang ng tasa. Dalawang lunok. Nga, op, ganun yung. Dalawang lunok lang. Yung pangatlo, itapon na natin. Nakaready na po ba yung paglagyan natin ng mga dugo? Kasi malamang maraming susobra rito. Ako nung nasugatan ako, dito banda, na sa takot ko, medyo napalakihan. So brotherhood ito, brotherhood. Ipapakita namin na biblical ito. Sasabihin nyo, ah, hindi. Yung iba may nagtakbuhan eh. Sabi nila, hindi naman sa Diyos yan, hindi. Babasahin namin, biblical ito. Blood covenant. O, mamili po kayo dito sa may pulso dito o dito sa liig? Liig? O, sige, dito. Biblical po ito. Biblical ito. Basahin ko po sa inyo dito. Ang sabi dito, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Kaya po, kailangan talaga natin itong gagawin. Kasi sumusunod po tayo. Bale, magkakaroon po tayo ng mga kailangan natin na merong magbo-volunteer. Dapat merong magbo-volunteer dito sa harapan. Sino po yung matapang na magbo-volunteer? Counselor, dapat counselor o kaya ay pastor. Pastor, gusto na yung pastor. Mamili ka, blade o kutsilyo? Blade, para sa akin lang to. Siyempre dapat pastor muna. Kasi bago ang miyembro, dapat magpakita ng isang halimbawa na dapat tularan ang isang pastor. Ikaw ba yung pastor? Ayan, si Pastora Alma. Ito ba? Ayan, counselor ka, nagka-counselor ka, nagpa-pastor din. Ayan, si Pastor. Ito, Alvin. Gusto namin sana nanay eh, yung ano. I-check nyo yung nanay, may nanay po ba tayo dyan? O kaya yung tatay, sandali. I-check muna natin yung dugo po nila. Baka pwedeng ma-check ang BP. Nasaan yung pakiano po? Kasi medyo ano na ito, senior citizen na yata. Sige po, pa-check muna ng BP. Nagpaalam na po ba kayo doon sa pastor po ninyo? Na kahit anong mangyari sa inyo, wala kaming pananagutan.
Ako po ay kinakabahan sa inyo, tatay. Baka nagtatapang sa bagay, matapang sila siguro talaga. Pakicheck po yung dugo. Pag mataas po, hindi po pwede kasi bubulwak ang dugo. Amen.
Lord.